karma is real. Oh, bumalik sa'yo, di ba? At ngayon, umiiyak ka. O bakit hindi kayo humahalakhak? Asa na yung patingalangala niya? Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Ricardo? Sino? Nako, kabahan ka kay Ricardo. Ang pinakakalaban ni Ricardo. Sino? Si Kiboloy. Yung nagpainto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapainto ng probinsyano. Abangan niyo yan. Oh. So ano, inahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang ano eh, lindol eh. Apakayabang niyo pala eh. Bakit naman dumating tayo dyan? Para lindol lang yung kinestop ko, eh dumating pa yung challenge na ipa-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA, ipa-stop ang probinsyano. So, pwede ka. Kaya kailan mo gustong i-stop? November 6 ba yun? November 5, 6 or 7. Alalahan mo, naghamon ka. Inamon mo ako, di ba? Ang saya-saya niyo noon, naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamaan mong lalaki, pati halangala niyo. Ganon. Yan ang sinabi ko sa inyo. Ang kayabangan, nakikita ng Diyos yan. Pag binigyan kayo ng pabor sa buhay, huwag kayong ganon. O ngayon, nakita mo na na may Diyos sa langit. Tapos, nasiya ang tumitimbang sa lahat ng mga tao dito sa lupa kung anong ginagawa nila. Justisyang Diyos, Bais, ganda. Justisya. Oh, siguro sa iba, niloloko mo, pinagtatawanan mo. Eh, wala namang kinalaman sa Diyos sila. Nakakaligtas ka doon. Pero, binibilang din ng Diyos yun. Pang-aapi-api yun. Oh, pagkatapos, isinama mo pa ako. Oh, ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Kasi yung lahat ng pinasasabi mo, puro imposible. Sige nga, Kiboloy, punta ka sa EDSA, pahintuin mo ang traffic. Sige nga, Kiboloy, pahintuin mo ang probinsyano. Abangan, si Kiboloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesy ka, Wise. Oh, ngayon, wala na yung programa mo, wala na yung network mo, malinis ng EDSA, dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Oh. Ngayon, ako ang nagsusiotime. Diba? Ako ang nagsusiotime. Pero tingnan mo, sa katimalasan na tinanggap mo, hindi ako tumatawa. Pinamumukha ko lang sa iyo na sa susunod, kung ibabalik ka sa ganong estado ng buhay tulad ni Nebuchadnezzar, nagmayabang, di ba ako si Nebuchadnezzar ang gumawa ng lahat ng ito sa Babylonia? Habang nagsasalita siya, narinig ng Diyos ang boses niya. Pinadalhan ka agad siya ng anghel. Ginawa siyang buang. Oh, naging insane siya, Bais. Ha? Paano siya naging insane si Nebuchadnezzar, Bais? Paano? Tumatawa siya, tapos umiiyak. Tapos nang umiyak, tumatawa na naman. Hanggang sa siya ay wala nang sinatinuan ng isip. Nilagay siya doon sa parang kumakain ng damo kasama ng mga hayop. 7 taon yun, Vice. Hanggang sa mapanaulian siya ng ulirat niya. Pagkatapos, doon pa siya pumuri sa Diyos at sinabi, walang ibang Diyos kundi ang Diyos ni Daniel, ang Diyos na nasa langit. Sa kanya lang ang kalwalhatian. Sana kung ikaw, ibalik ka pa sa estado mo sa susunod. Gamitin mo nga yung binigay na pabor sa iyo para sa kabutihan. Hindi para pagtawanan ang mga tao, laitin at gawing katatawanan. Ayun lang ginawa mo kay Jessica Soho. Kung ikaw talagang meron kang konsensya, hindi mo gagawin yun eh. Sabi mo, ipagagang rape si Jessica Soho. Pagkatapos nung igagang rape na daw siya, sasabihin daw nung leader, oh, ilabas na ang litson. Biro mo yun? Tao yan?
ginagalang yan diyan sa kanilang broadcast. Ginagalang, may mga awards yan. Tapos gaganunin mo. Eh ikaw, sa pagkatao mo, kung ako magtatawa sa iyo, tinan mo yung ayos mo, boys. Tinan mo yung ayos mo. Ah, ito ah, hindi pang ipamumukha ko lang sa iyo ang sarili mo. Hindi ako nagsasalita ng ganito. Kinukutya mo si Juan, si Jessica Soho. Nakita mo ba yung ayos mo doon? Nakita mo? Yung bukol ng harap mo? Hindi naman totoo yun. Kasi lalaki ka eh. Tapos yung panty mo na pangano dito, para kang si Wonder Woman. Ikaw ang nakakatawa. Yung mukha mo nakakatawa. Pero pinagtawanan pa kita. Sinabi ko ba, tingnan mo itong baklang ito. Katawa-tawa yung kanyang ano. Hindi ko, walang ganun. Pero ikaw, dapat pagtawanan mo muna yung sarili mo, pero hindi mo pinagtatawanan. Isa akong Kapampangan, boys. Mapagtungayaw din ako. Very sarcastic ako, lalo na sa mukha ng tao. Nung hindi pa ako appointed sa advice, may kaibigan ako, uupo lang kami sa loob ng mall. Magpi-people watching lang kami. Tawa kami ng tawa, kami lang. Anong oras, yun lang ginagawa namin. Ganon din ako. Kung gagamitin ko yon, ikaw ang una kong pagtatawanan sa itsura mo. Sasabihin ko, ano pang klaseng tao to? Kuminsan puti ang buhok, kuminsan pink, kuminsan blue. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasabi yun. Pinababayaan kita. At hindi kita pinakikialaman. Nag-ABS-CBN pag narinig, para bang Diyos, kailan tumabi kayo lahat kasi nandito na kami. Para ba kayong NPA, no? Pag narinig yung NPA, tumabi kayo lahat. Takot kayo lahat sa amin. Tabi kayo. Nilait ko rin yung NPA, boys. Sapagkat niloko rin nila kami. Ang kinatatakutan ko dito, boys, isa lang, ang Diyos lang. Tuturuan kita, ganun ang gawin mo. Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Ginawa rin ng Diyos yan sa kanyang mukha. Gamitin niyo sa kabutihan. Ngayon, umiiyak ka. And all, lumahalakhak ka. Tingnan mo nga yung November 6 ba yun? Na November 4? Na nagkutsaan kayo? Alam ko pa yung ring na Amerikanang oversize sa'yo. Tapos tawa kayo ng tawa. Eh ngayon, ang Diyos ang nagtatawa sa'yo. Bakit ka umiyak ngayon at nalulungkot? Tanungin mo sarili mo. Yun ang dahilan, boys. Yun ang nakalam, kami mas malawak magpapatrol. Ito po ng ABS-CBN, DCMM, MOR at lahat po ng TV at radio stations dito sa buong Pilipinas. Ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. Kinakailangan po lang. This is ABS-CBN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Now, signing off. Karma is real. Bumalik sa'yo, di ba? At ngayon, umiiyak ka. O bakit hindi kayo humahalakhak? Asa na yung patingalangala niya? Nakita kong humahalakhak kasama nung matabading babae na parang maskara ang mukha dahil sa makeup.